pag bumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw po si Amy Buiko at ito, agree ako dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin itong eco-uling. Ano nga ba ito? At mamaya meron tayong mga kasama na magbibigay sa atin ng mas malawak pa na pangunawa para sa produktong ito. Ito po ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ngayong araw, makakasama ko po ay isang beauty queen, actress, at founder ng Project Lily PH. Kasama po natin si Ma'am Aya Fernandez. Hello po! Magandang umaga, Amy! Grabe naman yung way. Wait, na-introduce pa ng ibang ganap ko sa buhay. Pero yes, Project Lily PH po. Oo. Ma'am, ayoko pumunta dun sa beauty queen eh. Gusto ko dito tayo sa Project Lily. Napaka-interesting itong Project Lily. Paano ka nagsimula dito? Paano mo naisip itong proyekto na to? Well, sa totoo lang, ayoko pong akuhin lahat ako. Like, actually, honestly, hanggang ngayon, nahihiya po ako na parang tinatawag pa rin founder, ganyan. Parang feeling ko yung mga tao po talagang mga nakasama ko. But anyway, to answer the question, yung personal ko pong experience ako, yung advocacy po to transform yung waste into a livelihood project, na sustainable livelihood project. Nagsimula yun nung high school ako. Meron akong science research nung high school. Gumagawa kami ng fiberglass na gawa sa fiberglass reinforcement gawa sa water lily. So, Pwede pala yun? Water lily, fiberglass? Paano ito nangyari? So, imbis na plastic yung laman, so yung fibers ng water lily or yung water hyacinth yung ginamit namin noon. And then doon ako na immerse sa community kasi syempre pag nagso-source out po kami ng materials noon, pupunta talaga kami sa on ground kung saan nakakuha ng water lily. Tapos doon namin nakita na parang uy, pwede ah, as in ang daming posibilidad. Parang bakit kaya wala lang gumagawa? O kaya kung meron man, kasi nung time na yon hindi pa ganun ka sobrang, ako hindi ako ma social media nung araw na yun, siguro hindi ko lang alam nung panahon. And then so yun yung experience na yun. And number two, very active po talaga ako noon as a student leader noon. So student council president po ako noon. Tapos feeling ko yung two experiences na yun combined, nag-start kami ng 2015 pagka-graduate ko po ng high school. Ma'am, sabi mo, anong area itong in-adapt natin para dito sa ating project na Project Lily? Nagsimula po siya sa Barangay Rosario, Pasig City. Tapos yung barangay po yung nag-fund sa amin noon. Kagaya ng minention ko kanina, nahihiya talaga ako pag sinasabing okay nag-start. Ganyan, kasi ang ginawa ko lang po talaga is connect ko yung mga tamang tao. Like yung nagturo nung kung paano gumawa ng bags out of water lily. In fact, eto po, may hawa akong sample. Yeah. Ako po yung gumawa nitong wallet yan. Pero ayan, so laminated leather look, water lily yung tawag dito. Ito sample ng ngayon na namin, pero ganyan po yung itsura niya kung kita. Yan. So laminated yung water lily. So ganito po yung products sa amin nun. Siguro mga isa hanggang dalawang linggo yun. Tapos after nun, may kanya-kanya na po silang business. Yung mga umaten nun ng mga out-of-school youth, mga nanay. Very simple lang. Wala po talaga sa isip ko magkaroon ng business.
Until nung 2016, nakamit po ako ng group of PWDs na gumagawa ng uling nagawa sa water lily. So, since, again, hindi po talaga ako, like, sila po, alam na nila mismo from BENR and DOST. Tapos, syempre, since advocacy ko nga yung parang yung water lily into an innovation, parang say po, sige, promote natin yan. Eh, nung time na po na yun, nag-host na rin ako, nagmo-modeling ako nun, like student, working student din po kasi ako nun. So, yun, pinost ko, ganyan, tapos ginamit ko na rin yung hashtag Project Lily, ganyan, kasi sabi ko, matunog na eh, so may following na, so sige, sabi, gamitin na rin natin. Tapos, until dumating yung panahon na, kasi nakilala ko sila, na lumapit sila sa akin, ma'am, pinapaalis na raw po sila sa lupa kung nasaan sila. Kasi nag-stop na yung production nila. Pero internal problem yon. So sabi ko, wala, bakit naman? Tapos nung nakausap ko yung owner ng land, buti na lang po, pareho kami ng alma mater nung may-ari ng lupa. So pareho siyang taga-UP. So siguro parang meron kaming UP connection. Na parang, sabi ko, ano tito, bakit tito na yung tawag sa kanya? Tito, bakit ba po pinapaalis sila? Eh, syempre, nagsasquat na sila. Hindi na sila nagpo-production. Bakit ko pa sila patitirahin? Unless merong magparang magmamando na parang mag-head na para matuloy nila. So ako, in my head, hindi ko pa rin naisip na ako yung mag-head. Sabi ko, ah, sige, tuloy po namin. Like, ganun lang. Tuloy po nila yan. Tutulong ako. Yun. Tutulong lang ako. Like, hindi ako part niyan. Kasi iba rin po yung course, ang iba rin yung parang nasa isip ko na gusto kong career, broadcast communication po yung course ko. So malayong malayo. So noon na tumulong lang ako na yung knowledge ko about research, yung trial and error, optimization ng product, yung surface level lang na ano tawag dito, industrial engineering yung alam ko. So ayun, na-optimize namin yung product. Tapos sabi ko, I think kailangan natin ng label. So gawa akong label. I think kailangan natin ng Facebook page. Yung gawa naman ako, ganyan-ganyan. And then parang, I think dapat ganito po yung cash flow, ganyan-ganyan. Yung simpleng ganun lang. As in, tulong-tulong lang. Until one day, umattend po ako ng event. Tapos parang, umattend ako kasi para mag-improve po yung knowledge ko sa business niya. Kasi wala akong alam sa ganun. So, tapos parang yun nga, i-market ko rin tong Project Lily, ganun yung mga uling. Nasa isip ko, tumutulong lang talaga ako, like, I swear. Tapos, nung pinakilala ko, parang, how can I introduce you? Tapos, sasagot sana ako na, ay, hindi po ako part, parang representative lang ako, ganun. And introduce na ako, na parang, oh, she's the head of Project Lily PH. So, at first nga, gusto ko nga mag-register as foundation, ganyan. Kasi hindi naman ako kumikita. Tapos, very clear yung objective namin na to empower the people, save the environment, tapos end poverty, yun talaga yun, yung three core values namin. At that time, siguro I've met the wrong people. So, parang I wasn't ready for the political stress of being an NGO and being a foundation at that time. 2017 yun. 27. So, niregister ko po agad as private entity. So, ngayon, social enterprise na po kami. And hindi nagbago yung objectives namin. It's still the impact. And nakwento ko nga po earlier sa inyo na nag-stop kami noong 2020 na nagsara lahat ng restaurants kasi yun po yung main mga buyers namin, mga restaurants, bulk orders. Tapos dun pa nagdatingan yung mga galing China na mas mura kaysa sa amin. Kasi kami po lahat, local to lahat. Mula raw materials namin, packaging namin, wala. As in, we try their best na talaga local. But then yun, pumasok yung competition galing China, tapos nagsara yung restaurant, so we had to close. This 2021, last year, nag-relaunch ulit kami, retail na, tapos nagbebenta na kami ng uling na bukod sa grilling, ginagamit din namin siya as deodorizer. Kasi diba yung mga lola, mama natin, ginagamit yung uling sa ref. So, nalagay sa loob ng ref. Tama. Yes, opo. So kami, ganun din. Tapos ginawa namin, yung packaging namin, yung lalagyan niya, galing Laguna. So hindi lang kami yung natutulungan na community, kundi yung mga community rin po sa Laguna na gumagawa ng mga handicrafts. At
Ngayon, di pa namin nalalaunch, slowly but surely kami. Pero maglalaunch na rin kami ng Water Lily na product. So, packaging at ibang bagay na connected sa Eco Deodorizer na tinatawag namin. So, Eco Uling Deodorizer. Yun. Oo. Pero di ba hindi naman kayo nagsimula sa uling? Hindi po. And dati po, noong 2016, gawa po talaga sa Water Lily at saka sa coconut, sa buko, yung uling namin. Pero since, syempre, kailangan natin mag R&D, research and development, paano mapabuti yung produkto, kasi yung uling namin, magpa-prop sa kayo, yung uling namin, tumatagal siya ng isang oras, hindi po yan nadudurog, doble yung init niya, tapos wala rin siyang usok. Meron, pero kapag pinataka ng tubig, ganyan. Pero hindi katulad nung regular na uling na mas matagal pa yung pagsindi mo kaysa sa pagluto mo. Ito po, sisindi agad, mas mainit. At higit sa lahat, ang gamit namin, buko. Hindi po kami pumuputol ng puno. Wala po kaming carbon footprint na tinatawag. Yung byproduct din namin dito, hindi harmful yung byproduct ng proseso namin ng paggawa nito. Oo. Sino-sino kasi sabi mo hindi ikaw yung talagang parang ikaw lang yung naka-front ngayon, 'di ba? Pero lahat ng gumagawa ay hindi ikaw. So sino-sino itong mga tao na 'to? Saka paano nila 'to ginagawa? Tama po kayo. Ako po alam ko lang po siya by theory, yung chemical reactions niya. By paper, alam ko po siya, pero gawin yung mga members po talaga ng Project Lily PH. So, I'm very proud to say na yung pioneer manpower po namin nga, mga taong may kapansanan. And then after quite some time, we had to let them go kasi nga, ang dami rin nangyari. Ngayon, yung mga members po namin, mas naging inclusive na kami in terms of dati kasi bawal kang maging, hindi ka pwede maging Project Lily kung hindi ka PWD. Ngayon, tumatanggap na po kami ng hindi PWD. So ngayon, nasa Rizal na po yung factory namin. Ah, okay. From Pasig to Rizal. From Pasig, naging Taguig. Nasa Taguig kami. Taguig, yes, oo. Tapos katabi namin yung Laguna Divine noon. Tapos after noon, ngayon, sa Rizal na po kami. Risa. Ma'am, saan nagagaling yung mga raw materials niyo para sa inyong produkto? Sa palengke po. So, dun sa palengke kasi bagsakan niya ng lahat ng galing Luzon, Visayas, at Mindanao. So, naalala niyo nung Ulysses, naapektuhan din kami nun. Kasi yung pag-travel nung mga buko, na-delay din. So, na-delay din kami. So, kung merong affected talaga kami ng climate change, like ako yung makakapag-testigo, na akala natin hindi tayo apekto, pero apektado po talaga kami. Kasi let's say kami, expected namin walang ulan, summer, tuloy-tuloy. Mm-mm. Tapos biglang magmamahalan yung presyo ng raw materials namin kasi biglang bumagyo. So, simpleng ganun, sobrang apektado kami. At saka let's say, kulwari, hindi ko to pwedeng hindi i-mention, pero let's say, kulwari yung mga tao na, lalo na malapit na yung election, isipin nila hindi nagka-count yung i-vote nila. Kagaya ng train law, as in, dahil yon sa current administration. Pero, no hard feelings naman. Pero, sobrang apektado rin kami noon. Like, sobrang maliit lang na batas. Pero, talagang gusto kong i-diin dito na yung every vote counts. Like, lahat ng nakaluklok ngayon na apektuhan kami, lalo na kami mga SMEs. So, yun po. Oo. Siyempre, pagka tumaas yung mga presyo, hindi ka naman din basta-basta makakapagtaas ng product mo, ng presyo ng product mo, di ba? Kailangan mo rin i-consider yung mga customer. So, ang nangyayari, kayo yung mas affected. Oo. Na, last point, na yung mga clients natin, let's say, malalaking kumpanya or let's say, mas angat yung corporate level kesa sa amin, strict sila. Hindi sila, like yung accounting nila, strict na parang kung hindi ka pasok dun sa costing nila, babay ka na. Unlike kami, yun nga, SME. So parang hindi kami as big as they are. Yung asset sa amin is not as big as they are. So talagang ang apektado yung mga SMEs, hindi yung mga malalaking korporasyon. So yung mga, yun, tayong mga manggagawa. So, yun po. Opo. Ma'am,
babalik ako dun sa uling natin. Yung uling natin, sabi mo, before, a water lily saka coconut has ang gamit. Ngayon, ano na ang ginagamit natin for that? Ano? Ngayon po, coconut husk na lang. Coconut husk na lang. Wala na yung water lily. Bakit? Bakit na wala si water lily? Medyo technical po. Pero in layman's term, mas mabigat yung density or mas mabigat yung raw material. Mas lumalabas po dun sa study namin. Mas mabigat yung materials, mas mainit yung maibibigay niyang BTU or tinatawag na parang heat measurement sa ano sa scientific studies. Pero ito, gaya na to, water lily po to. So kasama na po to sa package na maibebenta namin soon. So hindi pa namin nalalaunch pero package yan na parang pwede ilagay sa banyo. And then, magbebenta rin kami ng hand soap na makakatulong din po sa mga livelihood projects natin sa Laguna. So, pumupunta po ako noon the past days doon sa Laguna. So, kahit po nagmamahal ang gasolina, pumupunta pa rin tayo doon. Ramdam natin yan, yung pagtaas ng gasolina. Nako. So, naisip ko, mas mataas yung heat na binibigay ng water lily. Hindi ba siya mas maganda? Para mas mataas po yung ginibigay na heat ng buko. Kasi po, mas kumpara kay water lily. Kaya, pinili nyo na si coconut has yung maiwan dun sa inyong ano uling kesa kay water lily. Yan. Tapos, pagdating sa, sabi natin ito, eco-friendly uling, no? Paano siya naging eco-friendly uling? Number one, hindi po kami talaga pumuputol ng puno. Kaya kami eco-friendly. Kasi ang regular na uling, pumuputol ng puno. In fact, kada 12 packs, nakaka-save po kami ng isang puno. Isang pack ay isang kilo. So, nakaka-save tayo ng 88 na puno sa kada isang tonelada, sa kada isang ton. So, yun nga. We save 1 tree for every 12 packs. That's 88 trees for 1 ton ng eco-uling na nagkagawa. So, proven po yan ang study ng DOST din at saka ng DEFR. So, always backed up by science po tayo. Always backed up by facts. Yun. So, nabanggit mo din, walang usok? Wala po, wala. Yung mga nasa KBBQ, pansin niyo po pag nag-Korean barbecue restaurant kayo, di ba wala namang masyadong usok yun? Oo. Baka po uling namin yung ginagamit niyo doon. So, tama ba ako? Karaniwan na bumibili sa inyo is mga restaurant na mga barbecue, mga tawag dito, grilled chicken, gano'n. Opo. Tampak na tumpak. Tapos ngayon lang po kami nag-open for retail. So, pwede na po kayong pumunta sa Facebook page namin, sa website, or sa Instagram. Pwede po kayo umorder no ng inyo bilang pang-grilling na uling or pwede ngang as deodorizer na yung packaging, ito gaya nito, bao, galing Laguna po yung mga gumagawa nito. Pala yan, akala ko metal. Ay, oo. Akala ko metal kanina. Ito po. Yan. Hindi ba siya masusunog pagka nandyan yung ano, yung uling? Ay, hindi. At saka po as deodorizer, hindi nyo naman po sisindihan eh. Parang iiwan nyo lang po sa ref or sa banyo o kaya sa gilid ng kwarto para po wala yung yung parang amoy kulog. Para walang amoy kulog. So ganun lang pala siya. Naisip ko kanina, sa kapag ba? Goblet. Pero yung mga siyang goblet. Pero yung per kilo po namin, ganito yung itsura. So, ang gamit po rin namin doon, eco bag. Tapos yun, may project lily. Tapos ayun, isang kilo po yan. Tapos pwede rin yun, or kung pang-grilling yun, or as deodorizer nga, ito. Or pwede rin ganito. Yan. Buko rin. Ayan, ang ganda niyan. Yan. Yun. So, hindi lang po kami natutulungan nyo, kundi again, yung community po natin sa Laguna. Sa kanila po galing yung packaging. So, ma'am, yung per kilo nyo, magkano naman yun?
Yung ngayon, SRP po namin, 88 pesos per kilo po. And yung kilo na, isang kilo na yun, tumatagal po yan ng isang oras, walang usok, doble yung init. So napakarami yun na pong maluluto dyan. Actually, ako po, master na po sa uli. Siguro 7 piraso lang, 6 na piraso lang, makakapagsaing na po kayo ng ilang cup ba yun? Basta napakain ko po yung buong pamilya ko. So, tapos may, pagkatapos ko magsaing, nag-barbecue pa ako, no? Nag-ihaw pa ako ng barbecue. So hindi ko pa ubos yung isang kilo, ang dami ko nang naluto. So ganun, tapos ang dali pang sindihan. Oo. Ma'am, kailangan ko lang putulin yung ating usapan. No? Mag-break lang tayo. Pero sa ating pagbabalik, ikwentuhan mo pa kami tungkol dito sa iyong Project Lily PH. Ayan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin natin si Ma'am Aya Fernandez. Ma'am, tatanong ko sa'yo, ilan ba mga kasama natin ngayon na gumagawa na itong ating mga uling at saka yung gumagawa ng mga produkto para sa Water Lily? Mga ilang tao? Yung regular namin, 5. Tapos minsan umaabot kami hanggang 10 kasi depende sa mga gustong mag-part-time. Mga open ganun, for part-time. O, parang, o gusto mo, o sige, per day, ganun. Pero yung regular talaga, 5. Five. And tanong ko, yung Water Lily mo naman, saan kinukuha to? Yung mga buko namin, sa palengke namin yung nakukuha. Kasi yung palengke, yun yung bagsakan ng lahat ng mga raw materials mula Luzon, Visayas, Mindanao, doon sa may Rizal. So I think, minsan galing Visayas, minsan galing Mindanao. Depende kung saan yung bumabagsak na bao. Pero bago bumagsak yung bao, nagko-contact na rin kami na, uy, ibabagsak mo ba sa Rizal? Parang ganun. Para sure kami na meron kaming enough na raw materials. Kasi yung capacity namin, kaya namin more than 10 tons. So 10,000 kilos. Beyond 10,000 kilos kami per month yung capacity namin. Mm-mm. Ayun. Yun yung sa buko. Eh, yung sa Water Lily, di ba meron ka ding mga handicraft? Opo, sa Water Lily naman, pakita ko ulit. Ito po, yung Water Lily, yeah, ito naman sa Laguna. Sa Laguna po yung nanggagaling yung Water Lily natin. Tsaka yung mga gumagawa po nito, nasa Laguna din. I assume Laguna, di ba kinukuha yung mga Water Lily dyan? To be honest, hindi ko po alam. Hindi ko alam, to be honest. Oo. So parang ano na lang yan, dumadating na sa'yo? Or na... So, eto po, community partners po natin sila. Parang tie-up na kayo. Yes, yes, exactly. So, yun po yung nangyayari. Kaya kapag bumili kayo ng mga future naming ilalaunch na products, hindi lang po kami yung community na natutulungan nyo, kundi yung mga kapatid din namin sa Laguna. In fact, nung Pasko, touch na touch ako kasi first time nga namin mag-relaunch last year. Tapos niregaluhan nila ako ng token kasi kung hindi daw ako nag-order, wala silang gagawin. So sabi ko, ganun talaga ka-crucial yung hindi ko mas na-emphasize kung gano'ng ka-importante po talaga, ma'am, na to support local. Kasi gaya nun, kung hindi ako nag-order sa kanila, wala silang gawa, wala, di ba, ilang pamilya yun. So, talagang sana I really encourage everyone, sa lahat ng viewers, to support local. Mm-mm. Ay, maganda yan eh. Yung sa'yo, nabibenta may product mo at the same time, yung ka-tie-up mo, kasama na din dun. Parang package na. Dalawa kayo na kumikita. Diba? Ano, ma'am, ayan, kwento mo sa akin. Ano yung mga produkto ng Water Lily nyo and then yung product nyo pa sa yung uling? Okay, so number one, yung ever since binibenta na namin, itong isang kilo ng Eco Uling. So again, itong Eco Uling na to, eco-friendly siya. Hindi po kami gumagamit ng puno. At tumatagal siya hanggang isang oras. Isang oras. Madami ka nang naluto doon. Yes, doble po yung init. Tapos
ang bilis niyang sindihan. Hindi katulad ng regular na uling na mas matagal pa yung pagsindi mo kaysa sa pagluto mo. Oh, so, oh. Hindi po kailangan ng gas, hindi kailangan ng kerosene or whatever. Apoy lang. Kaya dyaryo, ganun. Tapos, ayun, yung price namin, competitive price. Kung hindi na kayo kailangan pumunta ng SNR or bumili ng foreign brand, sa amin na po kayo bumili. Tapos, ayun, susunod, para naman sa deodorizers na tinatawag. Kasi yung uling, bukod sa pangluto, pwede mo rin siyang gamitin sa pagpatanggal ng amoy kulob. Sa ref, mm-hmm. sa banyo, sa kwarto na nakakulob. So, ito po yung una. So, para po stylish siya, gawa siya sa bao. Ayan. So, 3-4 na uling yung kasha. Tapos, yun, ito yung tinatawag namin deodorizer na uling. So, pareho lang din yun. Tapos, itong bao na to galing po sa mga, sa Laguna. So, hindi lang, again, hindi lang kami, pati po yung mga kapatid natin dun sa Laguna. Tapos, next, ito naman, bowl. So, kung mas marami kayong gustong ilagay na uling sa mga nagpa-renovate ng bahay, kasi meron po kami mga clients sa ganun, bumili sila nito. Kasi kaka-renovate lang ng bahay, so amoy pintura. So, ang dami po nilang nilagay na ganito. Para stylish pa rin, di ba? Hindi yung parang nasa Tupperware, ganun. Pero, di ba, nakakagaan din. Kaya nga yun, yung CR, parang naka-hotel. Yes, exactly. Diba? At, mga resort, ganyan na itsura. Tsaka hindi nyo namamalayan. Kasi ang sinasabi natin, kapag local, hindi maganda tignan, di ba? Hindi... 2022 na po ang local ang pinakamagandang option sa ating lahat. And para naman sa mga gusto mang regalo, yung packaging po namin ganito nyo siya matatanggap. So meron kaming tag na nakasulat na kung saan galing. Mm-hmm. Tapos nakapasok nga sa loob ito or itong bowl. Tapos para naman sa gusto maglagay ng uling sa loob ng cabinet. O kaya kasi merong mga naglalagay sa cabinet ng sapatos, 'di ba? Bumabaho bumabaho yung rubber shoes or yung sneakers sa loob ng cabinet. Pwede po kayong gumamit nito. So ito po yung packaging namin, biodegradable plastic. Tapos nakalagay rin po siya sa mesh. Ay, ayan. Ayan, ayan. Oh. Yun. So pwede pong isabit na lang 'yan, 'di ba? O kaya ilagay sa corner ng cabinet. And then ilagay, pwede rin to sa ref. So marami tayong option diyan. Yung ganyang uling, mga gaano katagal yan na ano, na pang deodorizer, na pwedeng deodorizer? Yung base po sa mga client responses namin, parang depende po talaga sa dami at sa baho ng cabin. No. So, sa ref po, napansin ko, depende rin sa laki ng ref, pero yung regular ref, parang tatagal siya ng 3 weeks to 1 month. One month. Yung iba po, meron nagsabi ng 2 months, ganyan, pero hindi naman talaga nagluluto araw-araw. Pero kung talagang araw-araw, ganyan, pero kung daing pala yung ulam nyo, o kaya durian. Hindi mag-work. Baka, hindi, actually nag-work siya. Pero Malilesen. Baka kailangan pong damihan lang o kaya mas madalas yung palitan. Hindi, opo, kasi meron akong isa po sa mga team namin, taga Davao. So, yung ref po nila, laging puno po ng durian. At ginagamit po nila yung uling namin. So, yun, effective daw po. No? Uy, wala pong durian. Oo, alam naman natin yung amoy ng durian, masyadong mabango, di ba? So, ayun po, ang ginagawa po nila, mas dinadamihan lang. So, imbis na 3, siguro mga 6 yung ginagamit nila. So, ayun. Ganun po. And we're very proud na sana sa pagbenta namin, ang talagang binibenta namin dito yung quality eh. Mm-hmm. Ayaw naman namin yung advertising na paawa, ganyan. Hindi. With dignity po kami sa pagbibenta nito na it's local, technology is local, it's locally made, sourced out locally. So dahil agree ako dyan ang title natin, natutulungan nyo pa po yung agriculture ng Pilipinas kasi gumagamit na po kami ng buko. So hindi, ang dami-dami nyo pong sector at industriya na matutulungan sa mga produkto namin. And we're very, very proud of that. Meron po kaming integridad sa mga produkto namin.
Yes. At saka kasi isipin natin yung mga buko, di ba? Usually yung baon ng buko, iniisip natin sa waste na. Wala nang pakinabang. Pero napakaganda na isip na project ni Miss Aya dahil nagkaroon pa ng another purpose itong ating mga buko. Hindi natin dagdag na ano, pangkalat, di ba? Pero nagawa natin ito na uling, eco-friendly uling. Walang usok, mas maganda yung quality kumpara dun sa mga uling na meron tayo ngayon sa merkado. At meron pang ano, deodorizer, di ba? Na maganda din at stylish pa. Totoo. Thank you, Miss Amy. Thank you, Ma'am Aya. Any last word para sa ating mga kaibigan na gusto din subukan itong klase ng proyekto na meron ka? At ano ba yung mga bagay na nilook forward mo pa with the Project Lily Page? Siguro yung mensahe. Siguro at this point, vote wisely. Yun. Kasi gaya nung nabanggit ko kanina, apektado po talaga lahat ng sektor. Maski po yung pinaka hindi nyo inaasahang maapektuhan, apektado po tayo lahat ng iboboto natin sa eleksyon. And then, bukod doon, siguro alam ko nangangarap tayo para sa sarili natin. Marami tayong kinakaharap ngayon na problema, di ba? Mapapamilya, sa trabaho, personal na buhay. Pero sana huwag pa rin natin kalimutang mangarap para sa komunidad, para sa bayan. Sana hindi yun mawala sa atin. Alam ko mahirap kasi ako rin, naranasan ko rin maging breadwinner, magdildil ng asin, di ba? Hindi madali, pero sana kung pwede, wag natin kakalimutan yung para sa bayan. And then, yung looking forward naman sa Project Lily, sana dinadasal ko makapag-collaborate po kami sa iba't ibang communities, sa mga logistics companies. Ako looking forward ako sa mentorship, paano namin mapapabuti, mapapalago. Laging ganun, kasi it will all go back to the impact na gusto natin magkaroon. Nabanggit niyo po kanina, ako rin po ay isang aktor, hindi ito yung main kong line of work din. Pero para sa mga gustong gawin to, yung social enterprise, the measurement of being good to great is not in terms of title, money, salary, or awards. Yes, meron kaming awards which I am grateful for, pero hindi yun yung sukatan nun. It is to stay in the path that you believe you are made for and the purpose, the divine purpose that you think is for you. And lahat naman yan mag-a-align kung alam ng universe at ni Lord na handa yung puso mo para magsilbi sa tao. No rush. Kasi in whatever profession we are in, we can always aim for excellence in our specific job in service of other people. Hindi mo kailangan maging politiko, hindi mo kailangan maging pantayan yung mga leader na nakikita natin, public leaders. Pwede sa sarili nating negosyo, kumpanya, kung ikaw man ay isang, let's say, athlete, diba? Artista, katulad ko, host, writer, we can always do something in service of the Filipino people. At pinakamahalaga yung objective na yun. Maraming salamat po. Thank you, Miss Aya. Ako parang nanood ako ng Q&A. Thank you, Miss Aya. Ako, napakaganda ng ating episode ngayon. Very inspiring po. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagnood sa amin. Isang makabuluhan at very inspiring ang aming episode ngayon. Nakita po natin na ang agrikultura hindi lang po pang negosyo, ito din po ay para sa pang-servisyong totoo para sa ating mga kababayan. Pag ito po ay ating sinuportahan, lahat po tayo ay aangat. Wala pong may iiwan, sabay-sabay po tayo na magkakaroon ng masaganang ani at ng magandang buhay. Ito po ang Agria po dyan.